Amen? So, kailangan natin yung mga kamay natin. Amen? So, there is power doon sa touch. Kaya that's why our message today is the power of touch. Kailangan kasi laging may contact point. No? So, malalaman natin yan ngayong umaga. Lucas 9, 1 and 2. Ang sabi rito, tingnan natin kung paano katindi yung the power of touch. Ano? When Jesus has called the 12 together, yung 12 disciples, tinawag, He gave them power and authority. So, bakit tinawag ang disipulo? Binigyan daw ng kapangyarihan. Para saan naman yung kapangyarihan na yun? Ang sabi rito, that authority to drive out all demons. So, lahat ng klaseng demonyo, yung kapangyarihan na binigay sa atin, eh, kaya daw palayasin lahat ng demonyong yan. No? At hindi lang daw kaya mga demonyong palalayasin yan, kundi lahat din daw ng mga sakit at karamdaman ay kayang pagalingin ng Diyos. Yung ang nagpapagaling buhay Diyos, pero ibinigay niya yan, kanino? Doon sa 12 alagad ng Panginoon. Tapos, doon sa 72, ngayon, nasa atin na yan. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan pala ang Diyos sa buhay mo. Yes, no? So, kailangan presence of mind. Lagi, no? So, verse 2, at ang sabi, kung ikaw na tumanggap kay Jesucristo, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ano ngayon ang gagawin mo sa power na yan? Ang sabi ng verse 2, He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. So, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para saan? Para mangaral ng salita ng Diyos at magpagaling ng may sakit. Yun ang purpose ng power and authority. Pero marami, tatawagin pa ako, wala ba sa'yo si Kristo? Meron po tayong lahat. The day na tinanggap po natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Ano nyo ba ang nagbabago? Kaya akala nyo wala kayong power? Yung pananalig nyo. Paganyang-ganyan. Nagdududa kayo at natatakot. Verse 5. Ang sabi, sa paghayo nyo daw, if the people do not welcome you, leave the town and shake the dust off your feet as a testimony against them. No? Sa paghayo nyo, sa pagpapagaling nyo na may sakit, sa pangangaral nyo ng salita, sa pagbabible study ninyo, kung ayaw nilang makinig, sabi, pagpagan mo lang yan ang paa. At yung alikabok na malalaglag doon sa paa mo, yun ang babala na malaki ang parusa ng taong yun. Dahil tinanggihan niya yung katotohanan. At mas mabigat para sa Sodoma. Eh ano ba nangyari sa Sodoma? Sila lang naman po eh pinaulanan ng apoy at ng asupre. At tinabunan daw ng asin. Kaya wala nang nabubuhay na pananim doon hanggang ngayon. Kasi umalat yung lupa. Amen? So, kailangan, pag may nagsishare ng Word of God, tinupuntahan kayo, nagpa-Bible study ako doon, makinig. Hindi yung ang dami mong dahilan. No? Yun naman yung hindi naman 24 hours. 30 to 1 hour lang, na? Ganun lang ang minuto. Napaka-iksi. Verse 6. So, ang sabi, so they set out and went, sabi nyo, from village to village. Proclaiming the good news and healing people everywhere. So, ang dapat po natin ginagawa, tayo po ay from village to village, from city to city, di ba? From barangay to barangay, ay humahayo po tayo. At ang sabi sa paghayo mo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, so makikita nyo, ang gagawin, preach the gospel, and then, yun po yung number one, and then number two, ano? Heal the sick. Bakit kaya kailangan magpagaling na may sakit? Bakit kaya kailangan mauna ang pangangaral ng salita ng Diyos? Alam nyo ba kung bakit? Dahil kapag ipinangaral ng salita ng Diyos, ando na yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun na yung magpapagaling through you. Amen? Amen. Romans 1:16, that the gospel of Christ is the power of God for the salvation of all those who will believe. So yun daw gospel, kaya kailangan preach the gospel muna. And then after preaching the gospel, healing. Saya mamaya po may healing po tayo. Every Sunday, meron na pong healing. Kasi alam nyo ba, di ba yung mga albularyo nga, kahit ganong kalayo, pinupuntahan eh. Doon, magaling doon. May nagpapagaling. At talagang madaling araw yan aalis. At meron pang arkiladong jeep yan.
No? Dinadala doon sa mali. Pero hindi po sila binigyan ng power and authority ng Panginoong Jesus. Ang binigyan po ay tayo. Tayong naniniwala kay Jesus. Kayo po ba'y naniniwala sa pangalan ng Panginoong Jesus? Amen. Na ang pangalan na yan ay nagpapalayas ng demonyo. Amen. Na ang pangalan na yan ay nagpapagaling na may sakit. Amen. So gamitin ninyo ang inyong mga kamay. You just touch them. That's why the power of touch. Amen? Huwag kang tumingin kung sino ka dahil hindi naman ikaw magpapagaling. Ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen? So, ang sabi, sa paghayo, hindi daw ang gagawin natin kasi ibang mahayo, pero nagne-networking, nag-herbalife, no? Kung ano-ano pinagagawa, na namumuliti ka, di ba? Nagkakampanya, yun ang ginagawa. No! It should be proclaim the gospel first, and then heal the sick. Walang gastos po ito. Libre. Pero marami, alam niyo ba, pag hindi niyo ito sinasagawa, kaya faith without work is dead. So meron kang faith, naniniwala kayo kay Jesus, amen? Amen? So dahil naniniwala ka, may faith ka, pero asan yung work? Wala. Nasaan yung preaching the gospel? Yung paghayo? Wala. So sabi ng James 2:26, that is dead faith. That's a demon's faith. So, kailangan natin magdala ng tao kay Kristo. At paano sila madadala? Sa pamamagitan po ng pangangaral at pagpapagaling ng may sakit. Kasi marami wala ng pera, marami ubos ng pera, marami galit na sa gamot. Pero dito sa Panginoong Jesus, pagka pinatungan mo lang ng kamay mo, galing na yan. Walang gamot. Wow! Di ba? Ang sarap magpagaling ng Panginoong Jesus. Pero marami sa atin, nasa unbelief pa. So, tingnan natin. Paano ba yung power of touch na yan? Number one, lagnat. Diba, laging may nilalagnat sa pamilya? Ano ang gagawin kapag may lagnat? Sabi nito sa Mark 1:30 to 31. Alam niyo ba na si Jesus, marami siyang pinagaling na may sakit by touching them. No? So, there is power when we touch another people. Pero may napansin ako, no? Yung mga mangkukulam. Sabi nila, pagka ginanong ka, ginagawa nila, binabalik din. Ay ko, bakit ginaganon? Eh, para niya, hindi mangyari sa akin yung sinabi niya. No? Sabi ko, hindi ganon. No? So, marami tayong haka-haka na mga sabi-sabi na hindi naman natin alam kung saan galing. Pero ito po ay katotohanan dahil ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos. Sabi nito sa Mark 1:30-31, noon daw ay nakahiga ang nilalagnat, no? Ang biyana ni Simon, Pedro. Si Pedro po yung Simon. At nung siya po ay naging anointed na, yung Simon naging Pedro. Kaya pag nakita niyo po yung Simon, si Pedro yan. Amen? At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. 31. Ano ngayon ang ginawa ni Jesus? Kaya't nilapitan ni Jesus. So ang ginawa, number one, nilapitan ng may lagnat. Hinawakan ito sa kamay. At anong ginawa? Ibinangon. Doon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. So, napakadali pa ng pagalingin na may lagnat. Ano lang gagawin? Please come here. Didemonstrate ko sa inyo kung paano. No? Katulad ng kay Aurean, ilalagnat, pagdating ko, 40 yung lagnat, hindi nagbabago. Eh, naituro ko na ito sa manggahan. No? So, anong ginawa? Sabi rito, lalapitan mo yung may lagnat. Ikaw ang lalapit. At doon, pangalawa, anong gagawin mo? Hawakan mo ang kamay. In Jesus' name. You're healed in Jesus' name. Pangalan lang ni Jesus ang sasabihin mo. Tapos, anong gagawin mo? Kung ito'y nakahiga, ibabangon mo. O kung nakatayo, palakarin mo. Kailangan may step of faith. Kaya ako pinalakad nun si Aurea. At bumaba po ang lagnat. Nawala ang lagnat. Because I did this. Amen? There is power when you touch another people. Nandito po yan. Kasi kaya nga ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. So, nasa ng Diyos? Andito. So, paano siya gagaling? Kailangan i-touch mo yung may sakit. At ang Diyos ang kikilos, nagpo-flow sa pamamagitan ng kamay natin. Hindi kamay natin ang makapangyarihan, kundi yung power of the Holy Spirit flowing in our hands. Amen? So, gamitin niyo yan. Nasa kamay niyo yan. Praise the Lord.
Ang anak ko nga, nung makainom ng expired na gamot, ganun lang ang ginawa ko. Dahil sabi ng Diyos, ipatong mo lang ang kamay mo. At ang anak ko po, hindi na na-hospital. Expired na gamot, ang nangyari, right away, ang bilis, hindi makahinga si King. Pero mabuti, presence of mind, yun ang ginawa ko, hindi pa ako ganito. Hindi pa ako maalab, parang katulad nyo pa lang ako. Pero, tagasagawa po ako ng salita ng Diyos. At every time po na sinasagawa niyo ang salita ng Diyos, more revelation will come to you. Maraming ipapahayag ang Diyos sa iyo. Kasi bakit? Sinasagawa mo eh. Pero hanggang ikaw eh, oh, tama yan, tama yan. Oh, salita ng Diyos yan. Pero wala kang pagsasagawa. That's dead faith. Nonsense. Useless. Walang kwenta. Di ba? Para bang, I love you, honey. Oh, saan ang pera? Wala eh. Ah, wala akong kwenta yung I love you mo. Wala akong binibigay na pera. Sabi ng nanay ko, no money, no honey. Naririnig ko sa tatay ko, sinasabi niya, honey-honey ka dyan. Sabi niya, no money, no honey. Lagi niya yung sinasabi, bata pa ako, naririnig ko na yun, ko yung pala yun. No, kailangan, you must prove, no? Na kailangan ko talagang honey mo ako, eh, bigay ka money. Yun yung work. Merong faith, honey. Pero yung work, bigay ng money. Okay? So, laging ganun. You must prove, no, yung salita mo sa pamamagitan ng gawa. Amen? Amen. Okay. So, Mark 1:32 to 34, tingnan nyo ano nangyayari kapag nagkakaroon ng healing. Because healing produce people. Ito lang po naman yung ginawa ni Jesus eh. Preach the gospel, nung siya ay nandito pa, and heal the sick. Ano nangyayari? Eto, pagsapit daw ng gabi, dahil nagpagaling siya ng may lagnat, ano nangyari? Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang sino? Ang lahat ng may sakit. At mga sinasapian ng demonyo. Pansinin nyo, laging magkaduktong. May sakit at may sapi. Ibig sabihin, kaya may sakit, may sapi. May sanib. Huwag kayong magagalit sa akin kung sino may sakit, ha? Nakasulat po yan. No? Kaya nga ang binigay na power sa atin, palayasin ang demonyo, pagalingin na may sakit. Amen? Amen. Napakadali lang pala. Kaya lang yung iba, oh, totoo ba yan? Subukan mo. Subukan mo. No? Makikita mong ang Diyos ay totoong totoo. No? Salita po ng Diyos yan, kaya wag po kayong magduda. Ang kalaban po natin dito ay duda at takot. 33. Ano ang nangyari? No? Halos lahat ng mga taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. 34. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo. At hindi niya raw hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam ng mga demonyong ito kung sino siya. So ano ngayon ito? Alam niyo ba yung mga may sakit? Mga lagi kayang may ano yan, takot. Dumapit dun sa mga ganito sa akin, no? Iya ako. Sasabi lang niya, iya ako eh. No? Pero hindi, may sanib yan. Kaya hindi yan makalapit. Dahil kinokontrol sila ng demonyo para di sila palayasin sa katawan na yon. Dahil gustong-gusto nilang nakarest doon sa katawan na yon. Wala sila kasing pupuntahan. Lilipat na naman sila sa iba. No? So, kailangan magkaroon kayo ng decision today. No? Na palayasin na yung mga demonyong yan. Huwag kayong mahiyang pumunta sa unahan mamaya. Pag ikaw nahiyan, sabi ng 2 Timothy 1:7, sabi ng Panginoong Yesus, hindi galing sa akin ang espiritu ng pagkamahiyain. Ang galing sa akin ang espiritu ng katapangan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip. Amen? So ano mangyayari sa hiyan mo? E di bumili ka na ng bumili ng gamot. Alam niyo ba kung bakit may gamot? Ang nagiinom ng maraming gamot, ito yung kulang ang pananalig. Dahil kulang ang pananalig, kaya kailangan nila ng support ang gamot. Hindi kayang suportahan na yung faith nila eh. Ayaw itaas. Paano ba tumataas yung faith na yan? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ito lang po ang pinanggagalingan ng faith. Walang iba. Hallelujah. Wala bang palakpa kay Jesus? Purihin ang Diyos. No? So, ang dali lang pagalingin na may lagnat. Anong gagawin? Kita yung lalapit.
Diba? Pag ang bata, lalo na may lagnat. Yung touch mo doon, no? Parang sinasabi mo sa anak mo, no? So, kaya sa apo mo, I'm here. Yung bata, nagiging kampante. Yung mga may sakit, dalawin mo yan, parang lumalakas ang loob niyan. Kaya ikaw ang nagpupunta sa may sakit. Hawakan mo ang kamay, patungan mo. In Jesus' name. Huwag na huwag kang magkakaroon ng kahit kapirasong duda na, gagaling kaya ito, ang lala ng sakit nito eh. No? Kaya ko kaya ito? Hindi mo talaga kaya yun dahil hindi naman ikaw magpapagaling. Ang Diyos na nakatira sa iyo ang magpapagaling sa may sakit. Amen? Contact point ka lang. Contact point ka lang. Pero huwag niyo ikahiya, ang kapangyarihan na yan, very powerful ang binigay sa atin. The highest power ang binigay sa atin. Kung ano yung naka Jesus, yun din yung nasa atin. Ba't mo ikakaya? Libre naman yan. Libre mong tinanggap, libre mong ibigay. Kaya huwag kayong tatanggap ng pera. Kaya sabi, ako daw eh, kaya nagtayo ng simbahan ay para gawing negosyo. Bay, wala po akong tinatanggap na pera sa inyo. Di po ba? Wala akong tinatanggap na pera sa inyo, kaya hindi ito negosyo. Number two, paano naman pagalingin yung mga may ketong at saka yung mga skin diseases? Eto na. No? Ang dapat gawin ng mga may ketong, yung mga may galis-galis, kung ano naman natubo sa balat-balat. Sino ba rito mayroon sa balat? Ayun, nako, makinig ka Gladys. Sabi rito, ito, nilagay ko na agad kung anong sasabihin, Lord, have mercy on me. Okay, Mark 1:40 to 42. Ito ang ginawa ng lalaking may ketong o merong sakit sa balat na malala. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. At pagkalapit, anong sabi? Lumuhod at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako inyong mapagagaling at magagawang malinis. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng. Oh, ano ba yun? Hindi yun. 41. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oh, nais ko, gumaling ka. And then 42, anong ginawa? Tingnan niyo yung power of touch. Doon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Sa 41, tingnan niyo nakalagay. 41. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya anong ginawa? Hinawakan lang mo naman. No? Niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Be healed in Jesus' name. Yun lang ang gagawin natin. Wala nang ibang ritual-ritual o seremonyang habrakadabra. Wala nang ganun. Be healed in Jesus' name. Yun lang ang sasabihin mo. Magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Ipapatong mo lang ang kamay mo. Wala nang maraming cheche-bureche. Wala na. No? Kaya ang sabi rito, balik natin sa 14. Ito dapat ang ginagawa ng mga may sakit sa balat. Bakit kaya, kita niyo yung dalawang word, lumapit, lumuhod, at meron pang ginawa pagkaluhod. Anong ginawa? Nagmakaawa. Lord, have mercy on me. Bakit? Ano ba? Saan ba nanggagaling ang sakit sa balat? Alam niyo kung saan? Pride! Kaya kailangan, dahil lang mamataas, kailangan mo lumuhod. Magpakumbaba ka. At lumapit ka kay Jesus, no? Lumapit ka, lumuhod, at magmakaawa. Bakit? Humingi ka ng awa dalang yabang mo. Lagi ka nakatingala, kaya kailangan mong lumuhod at magmakaawa, Panginoon. Baguhin mo po ang puso ko. Alisin mo po sa akin ang puso mapagmataas. Maawa po kayo sa akin. Pagalingin mo po ako. Mahirap bang gawin yon? Ikaw lang namang mag-isa, ba't hindi mo pagawin sa kwarto? Ang sabi, ikaw naman ang lalapit. Kanina, pag may lagnat, anong gagawin? Ikaw ang lalapit. Ngayon, yung mga may skin disease, sila ang pinalalapit. Alam niyo ba kung bakit sila ang pinalalapit? Kasi nga ang taas ng pride niyan. Ayaw yan lumapit sa Panginoong Jesus. Kaya kailangan ikaw ang lumapit at humingi ng awa. Lumuhod at magmakaawa. Hello! So, alam mo na ngayon ang gagawin ng mga ma-pride. Kainin nyo lang yung fried chicken nyo, no?
Lumuhod ka na lang kaysa naman mahirapan ka pa sa balat mo. Kapag ka po lumalabas ang sakit sa balat, ibig sabihin, ito po yung mga kasalanan na ang tagal-tagal na hindi na i-confess. At akala mo, hindi mo ngayon sinasabi, yung hindi nyo po pagsasabi ng kasalanan, hindi nyo pagpapahayag, hindi kayo lumulot sa Diyos, hindi nyo sinasabi sa Panginoon, babaksak po kayo sa kasalanang pride. Unconfessed sin is also pride. So, kailangan aminin nyo lang, Lord, nagmataas ako, yabang ko eh. Mali nga ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Ngayon, ito ako sa harapan mo, nakaluhod, nakataas ang kamay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Patawarin nyo ako at pagalingin ako sa akin sakit at karamdaman. Sasabihin sa inyong Panginoon, okay. Di ba sabi niya, 1 John 1:9, kapag ipinahayag mo, ano sabi ng Diyos? Patatawarin kita at lilinisin kita. So, bakit ka pa mahiyan lumapit sa Diyos? Di ba? Sabi naman niya, hindi naman niya sinabing papaluin kita pag humingi ka ng tawad sa akin. Hindi. Patatawarin kita at lilinisin pa kita. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. So last, ito naman yung nangyayari sa mga dinudugo. Sino yung mga dinudugo-dugo gandyan? No? Ano ang nangyari sa mga babaeng dinudugo? No? 12 years lang yan. No? 12 years lang na dinudugo yan. So, Matthew 9:20-22, last na po ito. Sabi rito, so kanina, lumapit, lalapitan mo yung may lagnat. Pangalawa, pagka marami skin disease, halaya mo siya ang lumapit sa Diyos. No, pangaralan mo, kailangan lumapit siya at lumuhod sa Panginoon. Tapos, number 3, sabi rito, ito naman yung mga dinudugo. Sabi rito, Matthew 9:20-22, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. At hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. So yung dinudugo, siya rin ang humawak. 21. Sinasabi ng babae, kanino daw? Sabi niyo sa sarili. So yung sarili niya, kinukumbinsi niya, hindi ibang tao. Ano sabi niya sa sarili niya? Mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Kinukumbinsi niya ang sarili niya, bakit ito pong 12 taon ng dinudugo, ay dati po itong mayaman, ubos na ang pera. At habang nagpapagamot, lalo siyang lumalala. At nang minsan, narinig niya ito sa Jesus na padaan. Kaya sabi niya, no choice kasi, mahawakan ko lang ang damit ito, gagaling na ako. At hinawakan niya ang damit ni Jesus. Verse 22, ano nangyari? Sabi, lumingin sa Jesus at pagkakita sa kanya. Ano sabi? Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. So faith, hallelujah! So faith is very important in healing. Ibig sabihin, para ikaw gumaling, kailangan dito yung pananalig mo. Sabi, your faith had healed you. Ano magpapagaling sa'yo? Yung pananalig mo. Pero pag ikaw ay nagpapapray, at ikaw ay natatakot, nanginginig ng kamay mo, nanlalamig yung kamay mo, nagdududa ka, huwag ka nang pumunta sa unahan, hindi ka gagaling. Amen? So faith is very important doon sa healing process. Hebrews 11:6. Dahil sabi ng batas dito sa Hebrew, and without faith. Sabi niyo, without faith. So, isa lang ang hinihingi ng Diyos sa atin, maniwala ka lang, anak. Without faith, it is impossible to please God. And because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Siya daw ang nagbibigay ng gantimpala. Kanino? Sa mga may pananalig. Sa mga paglapit dito, naniniwala silang gagaling sila, naniniwala yung lalapit dito na si Jesus ay naririto. At bibigyan niya raw ng reward. Ano bibigyan niya reward? Healing. Hallelujah! Praise the Lord! No? So yung duda at takot, hindi po yan magpapagaling sa inyo. Hindi mapi-please ang Diyos dyan. Sabi niya, gusto niyo akong malugod?
Isa lang ang magpapalugod sa akin, sabi ng Diyos, faith lang. Ikaw naman ay matatakutin. Nerviosa. Diba? Lagi kang paraduda. Ang natutuwa naman sa iyo si Satanas. Kasi yun ang kanyang kapangyarihan. So, mamili ka kung sino ang gusto mong kasama. Pag ikaw matatakutin, sino kasama mo? Si Satan. Kasi fear attracts Satan. And faith attracts God. Mamili ka kung sino ang gusto mong ma-attract sa iyo. Kailangan po natin manalig. So, palakpakan po natin ng Diyos. So, ulitin ko po sa inyo, ang ating pong mga kamay, power is not in our hands. Pakilagay. Power is not in our hands, but it is the power and anointing of the Holy Spirit flowing to our hands. In Acts 19:11, pansinin niyo po rito, napakarami pong ginawa na himala ni Pablo. Pero tingnan niyo po ano sabi ng Acts 19:11. Basahin po natin, God did extraordinary miracles through Paul. So, sino gumawa ng himala? Diyos! Sa pamamagitan daw nino? Ni Pablo. At siya rin po'y gagawa ng himala sa pamamagitan ko ngayon. Amen? Amen! Amen. Because God is the same yesterday, today, and forever! Hallelujah! No? So, palakpakan natin mabuti ang Diyos. Hallelujah! Just believe! Just have faith in God! So, ilo po mga may sakit na may pananalig na siya'y gagaling sa oras na ito. Yung babaeng taga-Japan dyan, please come forward. No? Lahat ng may sakit, please, baka lumapit po sa unahan. With faith.